Sobrang laki naman talaga ng sinasahod ng mga NBA players. Isang season nga ay millions of dollars nga po yan, mga chong. Pero magkano kaya ang sinasahod ng Women's National Basketball Association o WNBA? Yan ang ating aalamin ngayon. Pero bago yan ay pindutin muna natin ang like at subscribe button para maging updated sa mga sports news na gaya nito. At kung gusto nyong sumali sa ating monthly giveaway ay i-follow lamang ang ating Facebook page at sundin ang napakadaling instructions. Kung titingnan natin ang currently highest paid NBA players ay sobrang nakakalula talaga ang kanilang annual salaries. Si Steph Curry nga ay kasalukuyang nasa top list with $37 million. At pumapangalawa nga po dyan si LeBron James with $35 million. Eh magkano naman kaya ang sinasahod ng babaeng version ng NBA na kung tawagin natin ay WNBA? Ang minimum salary para sa rookie ng WNBA ay tumatanggap lamang ng $41,900 o 2.1 milyon pesos. Napakalayo nga po niyan kumpara sa $898,000 na minimum salary ng NBA, mga chong. Ang highest paid naman nila na si Dewana Bonner ay tumatanggap lamang ng $127,000 o 6.5 milyon pesos. Napakababa nga po niyan, kaya ang ginagawa ng WNBA players ay naglalaro sila sa EuroLeague tuwing off-season to earn more money. Buti pa ang NBA referee ay tumatanggap ng $150,000. Mas mataas nga po ito sa highest paid athlete ng WNBA. Ang rason kung bakit mababa ang bigayan sa nasabing liga ay dahil sa audience. Mas mababa nga po ang audience nito kumpara sa NBA, mga chong. Less audience, less sponsors, at syempre mas mababang earnings para sa liga. Iilan nga lang po ang nanonood ng WNBA, pero ang NBA nga ay worldwide talaga. Mapabata, matanda, may ngipin o wala. Both WNBA and NBA players do the same thing, di ba? Pero mas nakikita nga po kasi ng mga tao na mas competitive ang men kumpara sa women sa larangan ng basketball, mga chong. And that's the reason why mas mababa talaga ang sinasahod ng mga WNBA players.